disease, tapos silang kalaki ang risk na matay. Kung naman mga ibang age group na hindi natin na pataas kung ating bakunahan sa ating mga senior citizen, marami pa rin matatanggap sa ating mga ospital at pwedeng dumami yung ating mga kaso ng sinik at saka yung mga pwedeng mamatay. Kabila pa sa mga inakado na bakunahan na mga dapat ang tumunggap ng booster shot. 3.5 milyong target ang nakarang bayan ni handa kunahan. Mga dapat tama pa booster, pero 1 milyon lang ang sulipot. Pagkano po tayo sa target natin, inikimot na lang po natin dito sa NCR yung mga informal DDs at yung mga ilan pa po mga senior citizens na dapat pa po papakunahan. At ngayon din po, pinapalawin pa rin po natin yung booster shot na medyo ang good news, natin na malapag sa pinikilala na ng IATF ang vaccination certificate. Marami sa mga tinanong namin ay hindi akong naka-work from home na yung pandemya. Nami-miss ang opisina at ka-opisina. Pero hindi raw ang ganito ang mga eksena sa kanilang arawang commute. Si Sheila pa yung opisina na mas nami-miss niya raw yung work from home. Kasi kung may anak po ako na may iwan sa kapatid ko, ay mas favor ko sa akin sa akin ko naka-work from home. Hindi kailangan gumising na madaling araw para kunyahin mula Bulacan, Pamakati. Una-una, mas tipid kasi sa work from home. Mas nakakatipid ko kasi una-una, yung sa budget sa pagkakain, hindi sa pagkasahin. Sa bahay kasi mas tipid na kasi sa pagdating ng lunch, pagkakasama pa. Kahit ang accounting staff na silin, mas kailangan ko raw ang pinahabot ng sweldo nung naka-work from home siya. At pakiramdam niya, mas productive siya sa trabaho habang nasa bahay dahil hindi siya nai-stress sa pagpo-commute. Ay, hindi ka makalas. Hindi ka na lalabas ng bahay na isipin mo tao. Hindi ka na matatrapit kagagin. Wala nang ganun. Nanginap ang buhay nila. Hindi ka tulad nun. Kasi ang bahay nila. Magta-taxi ka lang. Magkana? 300. Tapos pag naghakal-hakal pa, 250. Magamit kinakabahan sa COVID dahil siksikan at hindi raw talaga susunod ang health protocol sa public transport. Marami naman daw ang napadapa ng no work, no pay policy noong skeletal workforce sila. Ay, ako po talaga na, nakabalik na po talaga. Kaya, kailangan po natin mo. Habang bumababa ang kaso ng COVID sa bansa, nasa mga kumpanya na ang desisyon kung practical naman pabalikin lahat ng empleyado sa opisina. Pero ang mga empleyado naman, humihirap pa na baka pwede hindi na muna agad nagagawa ng banaan nila ang trabaho kahit nasa bahay. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Pinakinggan din natin ang boses ng ating mga kapus online. Sabi ko ni Ronald, eh bakit babalik pa sa opisina kung nagagawa mo naman ang maayos ang trabaho sa bahay? Sayang na nga daw ang pamasahe, pagod pa pa sa tagal ng biyahe. Kaya din po ang kinin kay Sir, dapat na raw bawasan ang mga nagpupundul at ang mga dikundyes sa Metro Manila. Pagod din ang isa pang iting bahay na si Anthony, ituloy na lang daw ang work from home setup para makatipid at iwas hassle din. Pero hindi rin naman ni Guy Everett, balik na raw sa office. Yes na rin sa pagkakalit ko kasi na itong si Bayo. Pero itong si Jasper, came daw kahit saan. Pwede din work from home o yung office, basta masusunod ang mga health standard. Mga kapuso, pwede mo rin ipaginig ang bonus mo sa mga social media accounts sa 24 oras. At sa mga kapuso natin sa TikTok, pwede mo i-stitch o idulot ang boses mo sa TikTok videos ng 24 oras. Good evening.
sa Windows Web, magpapakita ng gila sa pagdanap sa kanya-kanyang karakter, sila Carmina Villaruel. Ay, hindi mo makakal ang asawa mo. Okay. Ang may paro sa anak ko.
Dễ rồi cơm nha. Trời giáo thì trời giáo thì Thank you.
ang sub-carry at bigay pagkuk sa mga komunidad sa bansa. Sa isang pag-alabot at sa Japan, mas mabilis daw itong makapanghawa at posible pa magdulo ng mas malubang COVID. Nakatutok si Real. Hindi lang daw mas mabilis makapanghawa, may mga indikasyon na kapag dudulot din ang mas malubang COVID-19 at mas nakakalusot din sa kakuna ang Omicron sub-variant na BA.2 ayon sa laboratory experiment sa Japan. BA.2 ang karamihan sa Omicron cases na nag-detect sa komunidad dito sa Sinusuri ang DOH kung bakit maging mas lalanap ang BA.2 kesa BA.1 na sa village din ng Omicron variant at nakita sa karamihan sa recurring cases sa Pilipino. Unang na-detect ang BA.2 sa Pilipinas noong katapusan ng Disyembre. Ito po mga artikulo ng mga labas na actually it's just one article na sinasabi ng kailangan BA.2 sa laboratory na mas baka mag-cause ng severe infections. Nasa preprint pa lang po ito, ibig sabihin hindi pa mong kompleto ang ebidensya o ang pag-aaral. Paantayin po natin makompleto ang pag-aaral. Pero record high man ang COVID cases itong Enero, hindi naman sumabay ang mga bilang ng mga na-hospital dahil sa DOH sa karanasan din ng infectious disease specialist na si Dr. Ron King Solante. Kung makikita nito ang mga admissions kaya, they don't require much oxygen. Their pneumonia is not as severe as that with Delta. So I would say yung severity nito may still be not as severe as we have seen with Delta, no? But more severe than the original BA.1. Mas kaunti raw ang hospital kumpara ng Delta Surge. Kaya na rin, mas marami na bakunado ayon kay Solante. Pero at risk pa rin daw sa severe disease ang mga hindi bakunado. Mga may edad, may comorbidities at mga immunocompromised. It can cause severe disease compared to the BA.1. And there's a possibility that if this will cause severe disease, it will affect the vulnerable population. One, the unvaccinated. Second, those vaccinated without the booster, okay? And then, number three, those who were boosted but are immunocompromised. So we need to check again. Vaccination is still an important part. And we move on with our alert level. Even if we downgrade our alert level, hanggang may COVID transmission, pwede pa rin daw sumira ng gusto ang mga kaso. Kung kapalit mag-book para sa alert level, dapat na maging mga ginarap ng pag-inumay ang vaccination at pag-sunod sa mga protocols. May Alvins nakatutok 24 oras. Okay. Yung dahil ngayon na. Maya, pag-umusin ko. Gusto mo panakanin? Hindi na. Yeah.